Target ng Health Department Region 11, natutukan ang rollout ng booster shot sa panibagong bugso ng bayanihan bakunahan. Pero masusi rin nilang pinaghahandaan ang pagbabakuna sa mga kabataang nasa edad 5 hanggang 11 taong gulang. Ang detalye mula kay Claudette Loreto. Rise and shine, Claudette. Sa nalalapit na ikatlong round ng nationwide bayanihan bakunahan ng gobyerno, ngayong Webes at Biyernes, prioridad ang pagbibigay ng booster dose na karagdagang proteksyon kontra COVID-19. Marami po tayong pwedeng mabigay na bakuna, especially yung booster doses natin. May 28 million na tayong due for booster doses. So, tinitingnan natin no, paano din mabigyan yung lahat ng due for booster doses ng kanilang booster doses para po mabigyan sila ng additional protection. Dito sa Leon 11, una nang inihayag ng Department of Health 11 na bukod sa pagbibigay ng booster dose, plano rin nilang mas mapataas pa ang bilang ng mga mababakunahang senior citizen. Ayon kay Davao City COVID-19 Task Force spokesperson Dr. Michelle Slosher, handa na rin ang lungsod ng Davao sa naturang aktibidad. Nakapokus ngayon ang Davao City LGU sa pagbabakuna ng mga may edad 12 pataas, gayon din sa mga edad 5 hanggang 11. Dagdag Dr. Slosher, special din ang kanilang paghahanda dahil gusto nilang maging komportable at hindi matakot ang mga bata sa bakuna. Prioridad din ang pagturok ng primary, secondary at booster dose sa iba pang vulnerable sector tulad na lamang ng mga senior citizen. Hinihintay na mula sa kagawaran ng kalusugan ang datos na magiging target population o bilang ng mga dapat mabakunahan sa Davao City. Kasi sila mga gusto na set sa target before. Actually, for the two bayanihan bakunahan, sila ang nag-set sa target. The set target was being on the population, target population, the herd immunity. But this one kasi medyo daghan na itong inclusion population. No? Muli ay nanawagan ng opisyal sa publiko na magpabakuna na. Ano may mga hinaot me na you will support this campaign, this event, just like you have supported the previous two. All of our vaccination hubs will be open. Tapos open po siya for all walk-in. We will be offering all the, as much as possible, we will be offering all the brands at one vaccine so that people will have a choice. Mula rito sa Davao City, Claudette Loreto para sa Bayan.